Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Noong 1994, nang magsimulang pahirapan si Michelle ng sakit na epilepsy. Ayon sa mga doktor, ang kanyang karamdaman ay maaaring bunga ng pagka-aksidente niya sa motor noong 1985 at car crash incident noong 1990. Tila palala ng palala ang kondisyon ni Michelle. Madalas siyang atakihin ng seizures. Bukod dito, naging kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa pag-iisip ni Michelle. Isang araw habang nasa opisina, "Michelle, okay ka lang ba? Tingnan mo tong documents na binigay mo sa akin. Di ba na photocopy mo na to kanina? Hindi mo ba naalala?" Sabi ng boss ni Michelle. "I'm sorry boss, tama ka po, nagawa ko na nga yan ata kanina. Sorry po ha, mukhang namalikmata po ako eh. Pero eto po boss, natapos ko na po yung iba pang dokumento na pinapaprepare po ninyo." Paliwanag ni Michelle. Tiningnan mabuti ng boss ni Michelle ang mga papeles. "Michelle, ang mga dokumento na ito pareho lang ng photocopy mo kanina. Are you sure you're okay? Hindi kaya kailangan mo munang magpahinga?" Sabi ng boss ni Michelle. Labis na ikinabahala ni Michelle ang insidenteng yon, kaya agad siyang nagpatingin sa mga doktor. Sa pagsusuri ay napag-alaman na si Michelle ay dumaranas ng isang di pangkaraniwang uri ng amnesia, dulot ng mga nakaraang brain trauma. Dahil dito, ay hindi muna siya pinayagang magtrabaho. Sumailalim si Michelle sa isang operasyon para tanggalin ang mga damaged cells sa kanyang utak. Matapos nito, ay bahagyang humupa ang kanyang mga seizure attacks. Subalit tila naging permanente na ang kanyang amnesia. Sa tuwing gigising siya sa umaga, ay hindi na niya maalala ang petsa. Hirap na rin siya sa pagbabasa dahil mabilis niyang nakakalimutan ang mga detalye ng kanyang binabasa. Bukod dito, ay hindi na rin niya kayang kumabisado ng mga numero ng telepono. Nang minsan siyang magpunta sa grocery, hindi na niya alam kung paano makauwi. Ang karamdamang ito ay naging isang malaking dagok sa buhay ni Michelle. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ng kanyang asawa na si Ian na siyang nag-aalaga sa kanya. Araw-araw ay kailangang magtiyaga ni Ian para gabayan ang asawa. Naaalala man ni Michelle ang pangalan ni Ian, nakakalungkot isipin na hindi na niya maalala na silang dalawa ay kasal na. Kaya araw-araw ay kailangang ipakita ni Ian kay Michelle ang kanilang wedding album. Kailangan niyang ipaalala sa asawa ang relasyon na meron sila. Aminado si Ian na nakakapagod ang kanyang ginagawa, subalit hindi siya mapapagod na araw-araw na mahalin ang kanyang asawa. Michelle, kung sakali man na hindi ka nagumaling, pangako, araw-araw ko sa iyong ipapaalala ang pagmamahala nating dalawa. Hindi ako magsasawang alagaan ka dahil mahal na mahal kita. Sabi ni Ian kay Michelle. Naging pasakit man ang karamdaman ni Michelle,
sa kabilang banda ay tila may bentahe pa rin itong hatid sa kanya. Halimbawa, kapag nanonood siya ng programa sa TV, hindi na niya nahahalata na replay na pala ang pinapanood niya. At kapag nakakarinig siya ng mga lumang jokes, parang bago pa rin ang mga ito sa kanya dahil araw-araw nagre-reset ang kanyang memorya. Higit sa lahat, araw-araw niyang nasasariwa ang pag-iibigan nilang mag-asawa. At araw-araw niyang hinaharap ang biyaya ng isang bagong umaga. Mapalad pa rin si Michelle dahil ang pag-ibig sa kanya ni Ian ay parang wedding album. Naluluma, subalit hindi nagbabago ang halaga ng bawat alaala. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng sweet British couple na sina Michelle at Ian Philpotts ng Spalding, England. Ang kanilang istorya ng pag-iibigan ay may pagkakahalintulad sa tema ng Hollywood film na 50 First Dates na pinagbidahan ni na Drew Barrymore at Adam Sandler noong 2004. Pag-ibig talaga. Ay, mawala na ang memorya, wag lang ang nararamdaman. Correct. Diba? Ang pag-ibig na nararamdaman. Alam mo, partner, kung tutuusin, talagang isang matindacious na dagok ito. Isipin mo, wala ka na matandaan. Hindi mo matandaan, pero ang good side lang talaga dito, una, pag may utang ka, you don't remember. Yun. Pag may mga kagalit ka, you don't remember. At saka gustong-gusto wala masyadong stress. Wala masyadong stress. Gustong-gusto ko yung sinabi dito sa Burnay na araw-araw niyang nasasariwa ang pag-iibigan nilang mag-asawa. Araw-araw niyang hinaharap ang biyaya ng isang bagong umaga. Kasi ito yung literally, she forgot about the past. So kung ano man yung nangyari sa kanya kahapon, nega man ito, wala na eh. Pagdating na umaga, reset lahat. Bagong umaga, bagong pag-asa, new beginning. Correct. Diba, yun yung naging kagandahan nung kanyang naging sitwasyon. Imagine mga kaibigan ng isang gadget na na-reformat. Diba? Na walang kalaman-laman talaga. Ang sarap gamitin, diba? Ang sarap alaman na ng bagong pictures. Ito yan. Gusto mong gamitin ng gamitin kasi reformatted siya. Wala siyang laman. Parang ganun, mahirap nga lamang kasi halimbawa, picture ka na ng picture today, tapos bukas wala na naman. Correct. Yun lang. Yung struggle doon. Yun lang. Pero... ang maganda dito, hindi ka napapagod. Correct. At ang maganda dito, you make new memories every day. Correct. Hindi ka nawawalan ng pag-asa na bukas, panibago na namang story ng ating pag-iibigan, ang ating may experience. Correct. Kung magkasa nagliligawan, parang forever kayo nagliligawan, which is the best part of a relationship. Getting into a relationship. Correct. The courtship. Correct. Alam mo, partner, hindi ko lang naalala yung 50 First Dates. Napanood mo to, di ba? Yung movie na 50 First Dates. Hindi mo napanood. Oh my God, ang ganda-ganda niyan. Ganyan-ganyan yung sitwasyon na parang everyday pinagdadaanan niya yung same things kasi nakakalimutan, nagre-reset nga yung memory nakalimutan niya. Nakalimutan mo na kasi part of 2004 lang yon. Grabe ka. Alam na this, pag 36. Kulyani na. Diba, ang naalala ko particular din dito sa kwento ng Burnay is yung movie ni Channing Tatum, The Vow. Ang ganda nung movie na The Vow kasi ganun din, kinasal silang dalawa, tapos nagkaroon ng brain trauma yung girl dahil sa isang aksidente. Mm. Pagising niya partner, meron lang part ng kanyang memory ang na-retain. And that is yung simula pagkabata niya hanggang college. Yung after nun, which is yung time na dumating si Channing sa buhay niya, yung kanyang asawa, hindi niya matandaan. As in, wala siyang memory. As in, nagulat siya na parang sino ka may asawa ko? What? Ganon. So, ang unang ginawa ni Channing, trinay niya ibalik. Dinadala niya doon sa mga dating lugar, kung sa sila pinupunta, para ma-refresh. Ang ending, wale, partner. Parang hindi naging effective. So he decided, ligawan na lang kaya kita ulit. Kasi total naman, ang sarap naman wala namang pakiramdam. Haba naman lagi ng hair everyday nitong babae na to. Saka wala namang rason para hindi ka ma-inlove din sa akin. Kasi na-inlove ka nga sa akin dati. So bakit hindi ka rin ma-inlove sa akin ngayon? So yun yung ginawa niya lang. Isip niya na lang, let's make new memories together. Alam mo, partner, iyak ako ng iyak sa pelikula. Kahit hindi naman nanon, naiiyak eh. Nakakaiyak talaga. And I just watched it the other day. Kaya bigla ko siyang naalala. Kasi natandaan ko pa nga, partner, yung linya sa pelikula na yun, parang pinos ko pa para masulat ko sa...
para masulat ko sa cellphone ko. Kasi okay, merong part ng vow nila na merong ano, na merong impact. Nakakatuwa malaman. Isa lang ang sinasabi ng kwentong ito, mga kaibigan. Mapagod ng lahat, wag lang ang puso mo. Correct. Ayun, diba? Parang mawala ito, ng memory mo, wag lang ang puso ito mo. Ito lang talaga. In the end, love wins. Correct. Diba? Love wins. Love conquers all. Love is everything. Aww. Saroterang bulpan. Kaya kaibigan, kung nakakaramdam ka o nakakaranas ka ng pag-ibig ngayon, ramdam na ramdam mo na may taong nagmamahal sa'yo. Correct. Alagaan mo ito. Tama. Diba? Kaya ito si Ian, ako, grabe, na si Ian and Michelle, sobrang intense ng pag-ibig ninyo. We admire you. At sana marami pang mga couples ang ganyan. Partner, basahin ko lang yung ano, yung quote dun sa movie na The Vow. Sabi ni Leo kay Paige, yung lalaki, sabi niya, I vow to fiercely love you in all your forms, now and forever. Yung pala, parang, kahit magkapuso na ko. Sabi niya, I vow to fiercely love you in all your forms, now and forever. I promise to never forget that this is a once-in-a-lifetime love. And to always know in the deepest part of my soul that no matter what challenges might carry us apart, we will always find our way back to each other. Aww! Oh, I wanna cry again! Uy, panoodin nyo ko. Lumang pelikula na po yung The Vow. Ilang, 2012 ata siya. Pero, I think it's out on DVD, sa nasa Blu-ray. Panoodin nyo kasi maganda. And that's my favorite part. Yung sinabi niya na, and to always know that in the deepest part of my soul, that no matter what challenges might carry us apart, we will always find our way back to each other. Hindi, alam mo, it's applicable to them kasi yung sitwasyon nakalimot eh. Mm-hmm. Yung challenge na, pero it's very applicable to all couples. Ano man yung challenges na pagdaanan ninyo, lagi nyo tatandaan to find a way back to each other. Kasi lagi nyo tatandaan kung ano ba yung dahilan why you fell in love with each other in the first place. Correct. Ano yun? Yun yung magbabalik ng init ang pagmamahalan, mga kaibigan, if you try to refresh everything. Correct. Diba? Kung ano yung ginagawa nyo noong umpisa na kayo kilig na kilig kapag nagkikita. Diba kapag nagkadikit ang inyong mga siko, parang may kuryente. Correct. Diba yung unang nagdampi ang inyong mga labi. Tama. Pag nirefresh yung mga bagay na yan, kikiligin at kikiligin ulit kayo eh. Yung tatandaan mo yung unang beses kayo nag-date. Tas, yung wala kayong ibang ginawa kundi mag-usap, yung parang hindi kayo natapos sa kwentuhan hanggang alauna ng madaling araw, yung mga ganun ba? Sarap, di ba? Ang sarap magmahal, mga kaibigan. Kaya again, ikaw kung nakaka-experience ka ng ganyang klase ng pag-ibig, may nagpaparamdam sa'yo kung gaano kakaganda, eh namnamin mo na. Aww, love conquers all, love wins. Sarap naman. Kaya yung sarap talaga. Love is all that matters. Correct. Mga kaibigan. Faithful and forever. Correct. Good morning sa lahat ng mga kabisyo natin na in love din sa kwento na ating Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fanpage. I-search lang po, Tambalan! Like, share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. At syempre, maraming salamat sa mga kaibigan nating tumutok sa atin sa buong segment ng Tambalan, sa mga Periscopers natin. Good morning! Salamat! Sa mga nakikinig sa atin via live streaming www.loveradio.com.ph, maraming salamat po. Habol ko na ang Ning's Flower Shop dyan sa Margalio ay nakatutok. Sina Lenlen, Aloy, Carol, Jorens, and Jelen. Thank you po! Salamat! Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo! For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!